Paano mag-compute ng 1 horsepower aircon sa bahay natin? So, kung meron kayong 1 horsepower aircon, guys, malalaman natin yan kung ilang konsumo niya bawat buwan. So, kung gagamitin natin yan ng 8 hours o nakatipindi sa inyo, so ito yung computation natin. So, ang 1 kilowatt, guys, ay equivalent niya ay 1,000 watts. Ang 1 horsepower naman na aircon, guys, equivalent niyan 746 watts. So, kung gagamitin natin yan, ang 1 horsepower natin, guys, sa 8 hours per day, so, i-times natin yan ng 8 hours. So, 746 watts times 8 hours equals 5,968 watt hour. So, pabago-bago pa to, guys, hindi to exact na ganyan talaga, nakadepende yan sa laki ng kwarto. So, example, yung aircon natin ay hindi nag-cut off, tuloy-tuloy yan ng 8 hours, so, ganito yung konsumo niya. Kapag naman ang aircon, guys, maliit lang ang kwarto, siyempre mag-cut off yan. So, siyempre bababa pa to ang 5,960 watt hour. So, equivalent lang to, guys, na tuloy-tuloy ang gamit ng 8 hours. So, ito yon 5,968 watt hour. Ngayon, guys, para makuha natin ang kilowatt hour, so, i-divide pa natin yan. So, 5,968 watt hour, divide natin yan sa 1,000 watts kasi equivalent ang 1 kilowatt equals 1,000 watts. So, ngayon, divide natin yan, guys. So, ito na yung labas, 5.968 kilowatt hour. So, sa loob to ng 8 hours na tuloy-tuloy ang gamit, guys, na hindi nag-cut off yung aircon natin. So, ngayon, i-times natin yan sa 30 days dahil 30 days natin yan ginagamit. So, 5.968 kilowatt hour times 30 days equals 179.04 kilowatt hour. So, ito yung konsumo ng 1 horsepower aircon, guys, sa tuloy-tuloy ng 8 hours na gamit sa loob ng 30 days. So, yan, 179.04 kilowatt hour. So, para makuha natin, guys, kung ilang konsumo, i-times pa natin yan sa kilowatt hour. Example, ang bayad natin sa per kilowatt hour is 15 pesos. So, i-times natin yan sa 15 pesos. So, 179.04 times 15 equals 2,685 pesos. So, yan yung konsumo natin sa isang buwan.